Mga Lodi, andito tayo ngayon sa Maharlika Highway in Puchao Pilar, Sorsogon. Ang video na ibahagi ko ngayon ay ang aking naudlot na biyahe. Maya-maya lamang tutulak na tayo papuntang Pilar Port dahil tatawid tayo ng dagat papunta sa probinsya ng Masbate. Let's go! Dahil first time tayong pupunta sa Pilar Port, kaya bago pa man tayo umalis ay sumangguni muna tayo kay Google Map. Kung gaano ito kalayo at ilang oras ang estimated time. Habang binabagtas natin ang kahabaan ng daan, ay napansin kong paliko-liko ang ito at iksi lamang ang pagitan ng bawat kurba. Kung ihalin tulad natin sa buhok, ito ay sobrang kulot. Dahil sobrang lapit ng bawat kurba ay pagbawi mo ng manibela ay kakabig ka na naman sa kabila. Natapot hindi naman gaanong matarik ngunit matindi ang pakay zigzag nito. Kaya kagaya kong first time dumaan ay di pwedeng hataw ng humataw dahil di mo alam kung anong meron sa unahan. May portion pa na kung magkamali ka ng pihit ay may tatamaan ka. At magambala mo pa ang nakahimlay sa kurbadang ito. Kagaya na lamang nito, na nasa matinding letter S na kurba. Kaya kung di mag-iingat ay baka kumalat sa kalsada ang mga residente niyan. Ikaw din, baka hindi ka makatulog sa gabi. Dito na tayo sa Pilar Port. Bagamat 28 hanggang 30 minuto lamang ang estimated time ni Google ay inabot tayong halos isang oras. Dahil na rin sa kondisyon ng daan at unang punta lang po natin sa lugar na ito. Halina't pumasok na tayo sa admin building ng Pantalan dahil marami pa tayong impormasyon na dapat alamin. Unang-una ay ang patungkol sa parking fee ng sasakyan dahil iiwanan ito sa pier at kami lamang ang tatawid sa Masbate. Pangalawa ay ang departure time ng fast draft na aming sasakyan. At pangatlo ay pamasahe ng bawat isa sa amin from Pilar Port to Masbate Port. Pagkatapos kong alamin ang impormasyon na dapat alamin, sa kasamaang palad ay nalaman kong fully booked na ang fast draft na aalis ng alas 12 ng tanghali at ang susunod na schedule ay mga alas 4 pa ng hapon. Kaya sinangguni ko ang aking boss body kung ano ang kanyang pasya ukol dito. Ngunit dito nagsalita at tila bagang nag-iisip kung anong dapat. Ilang saglit pa, ay nagsalita ito na mag-book na lamang kami para sa susunod na biyahe na aalis naman ng alas 4 ng hapon. Kaya pumila na tayo para sa terminal fee sa halagang 20 pesos bawat isa. Naayon sa nakatalagang security guard ay siya umanong dapat gawin bago kumuha ng ticket na ayon naman sa tamang proseso na ipinapatupad sa nasabing Pantalan. Pagkatapos ay tumuloy na ako sa kabilang booth upang pumila para naman sa ticket ng aming pamasahe. At habang ako'y nakapila, ang aking boss naman ay walang imik na nakaupo sa may upuan na di kalayuan sa aking kinaroroonan. Sa puntong nasa bungad na ako sa nasabing ticketing booth, sa hindi ko malaman ang dahilan ay bilang sumenyas ang aking boss na mag-fallout na lang daw ako sa aking pagkakapila. Bagamat ako'y nagtataka kung bakit hindi na pinatutuloy ang pagkuha ko ng aming ticket ay sinunod ko na lamang. Pakiwari ko'y mag-ahol na kami sa oras kapag itutuloy pa namin ang aming biyahe dahil napag-alaman din namin na ang last trip kinabukasan mula Masbate pabalik ng Pilar Sorsogon ay alas 12 ng tanghali. Kaya wala na rin time na mapuntahan pa ang aming pakay na establishmento. Dahil alas 9 ng umaga na ito magbubukas. Sa ganoong oras kailangan na rin kumuha ng ticket para sa alas 12 na departure time sa nasabing last trip. Sa madaling sabi ay wala na rin kabuluhan kung tutuloy pa kami. Mabuti na lamang at hindi pa namin nabayaran ang parking fee sa halagang 140 peso for the first day at 20 peso naman bawat araw kung magtatagal ito. Kaya sa wakas, lumabas na lang ng Pantalan at nag-ikot na lamang sa ibang parte ng Sorsogon bago bumalik sa Kalakhang, Maynila. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa suporta. Kung may puna, tanong o suhestyon ay i-comment po lamang sa ibaba. See you next video!